mananatiling akin ang gold medal laban sa apela ng umiiyak pa rin na China? Kaso basketball career ni Justin Brownlee sa Pilipinas ang nakataya matapos magpositibo sa isinagawang test ng ITA. So heto na lahat ngayong araw, nagulat na lang ang lahat sa masamang balita tungkol sa nagsilbing hero ng ating national team na Gilas Pilipinas na si Justin Brownlee. Di umano'y nagpositibong araw ito sa doping o tinutukoy na isang banned substance na carboxy-THC. Sa madalit sabi, ang substance na itong araw ay nalilink sa marijuana o tinutukoy na cannabis. Pero take note, dahil hindi naman performance-enhancing drug and substance na tinutukoy ng ITA dahil lalo upang mag-alatracing upgrade si JB ng talunin ng China. October 6, nang matapos ang basketball competition, ang tanghaling kampiyon ng Gilas Pilipinas ay isang gold medal match kontra sa national team ng Jordan. Pero October 7, ang isagawa ang anti-doping control ng ITA or International Testing Agency na nangangasiwa nitong Asian Games. At ngayon, actually, kadabi pang araw, napadala na ng sulat ng resulta itong si JB at ang Philippine Olympic Committee ayon kay POC President Bumble Tolentino. Bukod kay Brownlee ng Gilas Pilipinas, isa rin sa mga nagpositibo itong three-point gunner ng Jordan na si Sammy Bisay. Nalilink naman ito sa steroids, pero ang nakapagtataalang dito, talagang Pilipinas at Jordan ang target ng test na ito ng mga nakakuha ng gold at silver medal. At dahil naging ikatlo nga ang China bilang bronze medalist na ikinagagalit ng mga Chinese, kung sakaling magkaroon ng worst punishment sa Pilipinas at national team ng Jordan, maaaring silang umangat sa gold medal, pero hindi nga mangyayari yan dahil nakasaad mismo sa Article 11.2 ng World Anti-Doping Code na kailangang more than 2 members ng isang team ang magpositibo upang magkaroon ng sanksyon na posibleng humantong pa sa pagkatabawi ng silver o gintong medalya. Tulad ng sinabi sa interview kani-kanina lang ni POC President Bumble Tolentino, mananatiling atin ang gold medal laban sa umiiyak pa rin na China. Kaso tulad nga lang ni Keith Ravena na nasuspende ng 18 months noong 2018, nakataya rin ang possible stint ni JB sa Gilas Pilipinas at PBA. Sa ngayon, binigyan ng ilang araw upang sumagoto o mapila ang kampo ni Brownlee at POC sa ITA. Kung magkaroon ng apela, bubuksan ang B-sample para itest muli. Kaso kapag nagpositibo muli ito, paniguradong posibleng mahaharap si JB sa suspension na hindi tatagal ng 2 taon. Napakasaklap, pero ang tinitignan dito as of now ay dahil galing nga sa injury itong si Justin Brownlee, maaring nakuha niya ito sa anyang medication na sinisilik ngayon ng SBP. At like I said, kapag hiniling nila Brownlee na muling itest o buksan ang sample B at muling magpositibo, etong at 2 taong suspension ng parusa, pero ayon pa rin kay POC President Bumble Tolentino, maaari namang mabawasan ang suspension na yan once na i-explain at tanggapin na mayroong medical condition si JB na kailangang mag-intake ng ganung gamot dahil sa kanyang injury. Napakasaklap talaga nito, biruin mo, after umangat ng tao, talagang may manghihila sa'yo pababa? Well, kapit lang JB, tandaan mo palagi